Nakikita ng Colliers, okay, not the encyclopedia, but the real estate, ano, ano yung encyclopedia? Firm. Hindi ko na alam yun. Ano, ewan ko. Hindi ko na nakita yun. Hello everyone and welcome to another video and this is one of the questions no na lagi lagi tinatanong sa atin lately, which is where to invest in 2021. So yun yung pag-uusapan namin ni Rienzie. Kamusta Rienzie? Okay naman ito, nauuhaw. At tagal na nating ano no nakapag-record na may ano, may soft drinks na habang nag-uusap, no? Oh my gosh. Baka pwede-pwede na, di ba? Mag-social. Tinan natin, nakakamistin yung mga live na, ano, live na balitaktakan. Oo. Pero kung mag-meet tayo para mag-shoot in person, kasi requirement ko kasi na may PCR test bago makipag-meet sa atin. So, paki-ready na lang. Naglalagay ba tayo ng barrier? Yung ano, yung parang plastic sa gitna natin. Hindi ako naniniwala sa mga ganun. Feeling ko mga ano yun eh, mga false sense of security lang yung pinoprovide ng mga ganun. Yung mga barrier. Alam mo yun? So, iba pa rin talaga na safe na, of course, tama yung mask na ginagamit. At tama. May social distancing. Ganun. Yung kaibigan ko nga, no? Sabi niya, dun, di kumakain nga sila sa restaurant, tapos may barrier na gano'n na plastic. Tapos nag-usap sila, sabi niya, oh ano, kumusta ka na dyan sa loob? Anyways, ayan, mga kwentong barrier at kwentong pag-iingat. So, ngayong 2021, ano pag gagawin natin as investor? Mag-iingat ba tayo? Magtatayo ba tayo ng barrier sa pag-i-invest? Tito natin, oo. Well, as always, it's a good time to invest, especially if you're investing for your long-term goals. Yes. Tanong lang siguro ngayon is, ano ba yung mga magaganda yung outlook for siguro for the next 1 or 2 years na pwede nating paglagyan ng pera natin, no? So, ito siguro yung mga i-discuss natin kasama na siguro a little bit of market outlook, no? Tama ba, Rienzie? Tama yan. Dahil may mga nakausap tayo, mga eksperto along the way. At ito ay ikikwento natin ang ating mga natutunan sa kanila at ang kanilang forecast. Yan. Okay, sige. So, where to invest in 2021 with a little bit of economic or market outlook? So, eto, nakausap ko si Dr. Alvin Ang ng ano, Ateneo Eagle Watch sa Arneo. Arneo. The Ateneo. Yon. The Arneo. Okay, bigyan natin yan si Dr. Alvin Ang. Hi, Dr. Alvin. So, ang nakikita nila for 2021 is talaki naman no, yung economy natin and ano, kumbaga magre-recover siya. Kasi, di ba naalala natin ang 2020, di ba? Super bagsak sa economy, parang second quarter, third quarter, until fourth quarter, nag-contract tayo. Ang laki ng contraction natin, so technically, recession tayo. And hindi lang naman tayo, pero yung buong mundo talaga. Ang kwento ni Dr. Alvin, ang nakikita nila, aakyat yung GDP natin. Ang forecast nila, at least mga 4.3% for 2021. All right. So magre-recover tayo kasi syempre, 'di ba? Nagbubukas na slowly yung economy natin at nabanggit rin na importante talaga in any economy no, whether local or global, yung tatlo, okay? Vaccine, but hindi lang vaccine, pero tatlong bagay tungkol sa vaccine, yung availability, yung rollout, tapos yung efficacy. Pangatlo is efficacy. Yan. Kasi pwedeng available, pero hindi naman effective, di ba? Baka mamaya, yung bakunang tinurok sa'yo, 50-50 lang. Ang pangit naman, no? So, hindi pwedeng available lang, dapat effective din. At, pwede namang effective yung vaccine, kunwari, mag 90% yan. Pero kung hindi naman nira-roll out, okay, sa general population, lalo na, no, sa mga critical, ano, critical areas, eh, wala ring epekto yung vaccine. So, tatlo yan, availability, efficacy, at rollout.
Ngayon, ang nangyayari sa atin, available na yung vaccine. Okay? So, yan, andiyan dyan na yung mga vaccine. Pfizer, Moderna, yung mga frontrunner in terms of sa mga magaganda. AstraZeneca, ayan yung mga frontrunner sa atin in terms of ano, in terms of trials, na talagang nakumpleto nila, no, yung talagang masinsinan na trial and testing ng vaccines. So, titignan na lang natin efficacy, maganda rin efficacy nila, and titignan na lang natin roll out. Yan na lang inaantay natin. So, ang depende talaga, no, sabi ni Doc Alvin, depende talaga din yung takbo ng economy dun sa efficacy ng vaccine na ibibigay at yung roll out. Kumbaga, everything is tentative pa rin, but kung maganda ang roll out, then they are seeing around 4.3% at least growth in the GDP. Ayun. So, meron bang opinion si Dr. Alvin ang pagdating naman sa Biden administration? Ah, yes. Sa Biden administration, ang nakikita niya ay syempre bago si Biden, tapos medyo kagulo sa Amerika ng konti, di ba? Tapos mataas din ang rates nila ng ano, ng COVID infection and then death as well. So sabi niya, medyo wait and see muna si Biden tungkol sa ano, tungkol, di ba? For the longest time, nag-aaway si Trump sa ka-China, di ba? Yung US-China trade war na nakaka-apekto rin sa stock market natin. So, sabi niya, medyo ano muna, they would be cleaning their own backyard muna. So, linis bahay muna si Biden. Hashtag Biden linis bahay. So, ayusin muna nila yung COVID response. Of course, syempre, doon naka-hinge economy. Tapos, ayun muna. And then, yung China relationships, medyo status quo muna siya. So, hindi muna, he won't rock the boat muna. So, ayun, ano muna, internal matters muna bago siya mag-look outside. So, ayun, so, I think with the US-China trade war, given that, status quo muna tayo. Ayan, kumbaga, medyo hindi siya mag-escalate. Kung ano yun nandiyan dyan, yan muna yung ano, na nakikita. Tapos, ano, interest rate din. Ayan din, may forecast din. Well, not just Doc Alvin, but for other fund managers that we talk with, okay, ang nakikita nila for 2021, baka hindi na mag-cut ng interest rate yung BSP. Okay, okay. Kumbaga, kung nag-cut na sila ng rate ng 2020, then tingin nila, eto na to. Pero, again, di ba, alalahanin natin yung rollout saka yung efficacy. Kung medyo hindi maganda yung rollout, tumastas ng konti, kailangan mag-lockdown, then baka mas magbaba pa sila ng interest rate just to support the economy. But as is, okay, where we are, kung hindi tayo mas mag-worsen pa yung condition ng pandemic, then they think that interest rate, andyan dyan na yan. So, ano bang ibig sabihin nito sa mga ka-Arki natin? Ah, yung mga may loan! Yung mga may loan! Or mga balak mag-loan, umutang na kayo. Pero noong 2020 kasi the bond market really went up, no? So yung mga bond funds natin talaga maganda, mataas or maganda Lang yung performance. Kasi so pagdating ng interest rate. Yeah. During 2020. Pagdating ng 2021, ano yung outlook pagdating sa bond market at saka sa equities market? Tataas ba yung bond market? Ang stock market ba tataas din? Ano yung mga sinabi ng mga nakausap mo? Okay. Well, given the interest rate environment sa bond market na ang sabi natin medyo bottom na, okay, i-bottomless ang saya, bottom na yung interest rate, bond market baka medyo hindi na masyadong umakyat. Okay, so it's just a matter of ano na lang yan, steady na lang yan. Kung aakit man yan, kaunti na lang bahagya na lang yan. So, kumbaga trading ano na lang yan, trading gains na lang yan. Nakausap natin si ano, si Sir Mike Enriquez ng ano, na may, actually ang full name niya is Michael Gerard Enriquez. He's known in the industry as Mike Enriquez, pero that hindi yung succeed. Si Mr. Michael Enriquez ng Sun Life, no? Hindi ng Sun Life. Hindi ng succeed. hindi Mike Enriquez ng succeed. Excuse me po. Ng Sun Life. So Chief Investment Officer ito ng Sun Life ang pagkakalam ko. Kay Sir Mike. Yes. Yeah. Ano sabi niya? Yun, tingin niya is ganun din ang interest rate. So, tingin niya hindi na masyadong bababa pa. So, kung bababa man is kung kinakailangan na lang. So, kumbaga,
sa mga investors sa bonds, sa bond fund, baka you might not see or malamang din nyo na makikita yung magandang performance. Kasi may mga bond fund na nag 8%, 11% no, during 2020. Baka you won't see the same performance as 2021. Kumbaga medyo umpog na kasi eh. Umpog na yung returns niyan. So, kaya nga, okay, from that, oh, ano naman ang maganda ngayon? Ang maganda ngayon, sa totoo lang, is yung equities market for 2020. Okay. Nandun yung ano, nandun yung optimism ng mga yes. economists no, nasa equities market mm-hmm. or sa stock market. That's right. Okay. Sabi ni Dr. Alvin, tingin niya baka mag 8,000 ang index natin, but intra-year naman, intra-year. Okay, hindi end 2020, but within the year it might hit 8,000. Nakausap natin si Miss Christy Ulang ng First Metro Investment Corporation, no? Siya yung head ng research doon. Ang nakikita niya for ano, for the stock market for 2021. Nakikita niya ano at least 15%. Yan. Oy, maganda yan ha, mga ka-Arki. Okay, 15%. Oh, 15%. So, what does that mean? So, ngayong mga January, mga nasa 7,200 tayo. So, expect na mga 7,000 to 8,100 level. So, mga around 15% thereabouts ang iakit. Kung mag-invest na kayo ngayon. So of course they can invest sa mga index funds, but for those na who prefers to invest directly in the in companies in the stock market, may mga particular sectors or even specific companies na nire-recommend si ano si Ma'am Christy ang mga stock picks ni Ma'am Christy dito, not for me but Ulang. Miss Christy, kasi mga ano yan eh, syempre fund managers, vis-a-vis trading, ang tinitinan na ng mga fund manager, una, sector muna, di ba? Ano yung sector na magbe-benefit sa upside economy natin? From the sector, doon na sila titingin ng stocks. Okay? So for example, kunwari, banking, o anong, kunwari, 2021, okay ang banking, then ano sa banking ang okay? Versus traders na tipong, alam mo yun, PTI, PTO, alam mo yun, parang shoot anywhere. Sila mas structured, okay? And they have the more discipline in terms of analyzing where the outperformance would be, okay? Or outperformance or maybe medyo a bit of a defensive, depende sa cycle. Nakikita ni Miss Christy ngayon na magandang pag-invest ng mga sector, okay, are cyclicals and value stocks, and in cyclical and value, ang medyo napipisil niya is Metrobank, Robinson's Land, SMPH at SM. She's also looking into consumer discretionary, okay? Like GT Cap and Wilcon, ito yung mga napipisil niya. Yung mga tinatawag na environment, social, ano to? ESG, environment, so ano to? Social and governance. Yeah. And governance, no? ASEN and AC, ayan ang mga napipisil niya. Nakikita niya rin, no? Maganda rin na pag-investa ng 2021, yung mga yield plays na tinatawag, yung mga bibigyan ng magandang dividendo. Kumbaga, mura mo mabibili, kaya mataas ang dividendo mo. Like KREIT, Peralco, PLDT, Globe, sa Apoitis Power. Yan. At saka may parating na bagong REIT, no? Yung sa Double Dragon yata. Yes. Yes, yes. Tapos, infrastructure stocks, man, okay din sa kanya to. In particular, ang mga cherry pick niya is MPI, DMC, at Eagle. Ang matibay, Eagle Cement. Ang matibay. And of course, dahil pandemic, okay, hindi mawawala yung mga, ano ba, di ba, nung lockdown tayo sa time pupunta, yan, grocery. So, essentials like Pure Gold, napipisil niya rin yan, URC, and Century Tuna. Awesome. Yan ang mga napipisil niya. Actually, ano lang ako, I started investing sa Pure Gold several years ago kasi nakikita ko na they will be growing. They have a lot of growth potential for the coming years and more so because of this pandemic kasi nga essential item yung ano eh, yung groceries. Oo. So that's right. Actually, especially for those who are looking at where to invest for the long term. So, ito mga nabanggit mo, ako, meron akong bias towards mga essentials
Definitely, these are companies or businesses that will continue to make money regardless of what's happening kasi lahat ng tao kailangan pa rin kumain, kailangan mag-grocery. Yes. Saka wala dito yung ano, no? Wala dito yung mga usual suspects, di ba? Pag sinabi mong, oh, saan ka mag-invest? Usual suspects niyan. BPO, BPI, Jollibee. Walang Jollibee kasi. Oo, kasi di ba? Oo, hindi tayo makalabas eh. So, paano ka kumain sa labas, no? So, yeah. And besides, no, besides, hindi naman natin sinasabi na, ano, na hindi na masama ang Jollibee or hindi maganda ang Jollibee. Pero for this time around, kasi ano lang din yan eh, pag mag-i-invest ka, mag-trade ka, parang pera-pera din yan. Yes, okay ang Jollibee, pero mas okay. Baka mas may okay. And may mas yung nakikita niya na mas okay to. Baka mas mura or mas maganda yung growth potential. Kasi nga naman, kung mag-Jollibee ka ngayon, naka-pandemic pa, di ba? Then, okay naman for the long term ang Jollibee, pero alam mo yung baka tulog yung pera mo sa Jollibee because of the pandemic. Vis-a-vis kung nag, kunwari, nag-pure gold ka, and I believe din dito sa ano, no, sa cherry pick ni Miss Christina, kumbaga, eh, pure gold, kumbaga, maski sarado Jollibee, eh, lahat naman tayo nag-grocery. So, hindi natin sinasabi na kung may Jollibee share sila, ay ibenta nila. Ang sinasabi lang natin ay, kung bibili ka ngayon or mag-i-invest ka ngayon sa stock market, these are good considerations, no? So, yes, natin, sabi na ibenta mo na yung mga iba mong companies, no? Sabi natin, ito yung mga tingnan mo muna. Okay? Pagdating pala sa mga funds, no, saka investments din, tingnan din natin mga ka-Arki, hindi lang local, kasi alam naman natin, di ba, ang dami yung naririnig, invest in the stock market, invest in Jollibee, whatever, etc., etc. There's a bigger world out there. Diba? The global market, yes. Tingnan niyo rin yung global market. Ito na ba na share din ni ano no ni Mike of Sun Life. Last year kasi, okay, and this is a fact, no. Last year yung stock market natin, the index was down 8.6%. Okay? 8.6 negative. Pero ang US, yung Nasdaq nila na which is more of tech, okay, tech heavy na index nila, it gave 43.6%. Wow. 43, ah. Yung S&P, 16% positive. Okay? 16%+. So, imaginein mo, kung Philippines ka at parati mong, you know, Philippine, eh, wala, negative ka. Pero kung nag-diversify ka, merong ang US exposure, then mayroong kang portion ng portfolio na pwedeng mahila. Okay? Or siguro, kung pwede na hindi ka lahat pula. Okay, meron kang, siguro you're not as down as much kung meron kang diversification option. So what we're trying to say here is it's a good time to see how one can invest in the global market kasi may mga magagandang opportunities. And of course, they can do that by investing in dollar-denominated funds that na available naman locally or mga investment funds na may mga hawak na mga global securities, no? And kasama dito siguro yung mga feeder fund. Usually yan ang mga future na mga feeder fund, eh, no? And yes, of course, they want to invest directly sa global markets. Meron namang mga foreign brokers that they can sign up with, katulad ng eToro and all of that's those. That's right. Yes. That's right. So, kontakin nyo lang kami. Comment lang kayo sa baba kung gusto nyo malaman more about global investing and kung paano siya mag-fit sa portfolio ninyo. Kasi, yun nga, no, there's a bigger world out there. Alright. So, last real estate sector siguro is, real estate. Ano ba maganda ba mag-invest sa real estate? Ano yung alam nyo, things to watch out for in the real estate market for 2021? Diba ang sinasabi ng sa real estate, diba? Location. Yes. So, siguro, overarching no, sa mga Arki natin, tingnan ninyo kung saan meron ginagawa na mga malalaking project. At, okay, bukod doon, yung ginagawa na mga daan. Okay? Yung ginagawa na mga daan. Kasi kung nasa arangdaan, and this is a fact, no? Nakausap ko yung dating former secretary si pangalan nito si Papi Di Ocampo. Ayan. Sabi niya is just follow the road. Yeah, diba? Kasi
it's a fact, no? Like, yung mga dadaanan ng mga bagong, like LRT, ganyan, or mga bagong roads, nagra-rise in value in real estate. Parang tanghari, for example, or SLEX, di ba? Lahat yes. yung mga, ano yan, tumataas in value. So, tingnan natin, ang nakikita so far, no, ng mga infrastructure project is yung Clark Airport, ayan, yung from BGC to Ortigas. Meron yung ano, meron yung bridge na tinatayo or mako-complete na. In fact, ayan, alam ko, tumataas na rin yung presyo doon, yung lalagpakan ng bridge na yon. Ayan, MRT3, MRT7, MRT-LRT Common Station, mga LRT1 Cavite Extension, LRT2 East Extension, yung Calax, okay. Kung nasaan sila, then consider the properties kung nasaan tong mga project na to. Ayan. Kasi, kumbaga is, the economy would be there. Eh. Mas mag-spread yung goods, di ba? Yung services. Kasi may daan na. Di ba? Mm-hmm. May daan na. Wala namang magtatayo ng business sa gitna ng, ano, ng bukirin, di ba? Wow. Kaya dapat may daan. So, ayan. Tinan po natin, mga ka-Arki, ang areas ng Cavite, Laguna, Batangas, Bulacan, at Pampanga. Ayan. Mm-hmm. Yung nakikita ng ano, Colliers International. Yeah, Siyempre ang NCR automatic, no, kasi siyempre we're in the heart of business commerce, but yung mga outskirts like sabi mo nga Cavite, Laguna, Batangas, Bulacan and Pampanga are also good considerations. Okay. At saka sa mga ka-Arki natin, alam natin na marami sa atin is tumitingin ng mga condo. So 2020 talagang mahina talaga, no? Mahina yung nangyari kasi mahina IFW remittances, yung mga expat, hindi nila masyadong kumikita. 2021, tingin nila magre-recover. So again, tingnan po natin yung mga area na to, no? Nakikita ng Colliers, okay, not the encyclopedia, but the real estate, ano? Ano yung encyclopedia? Hindi ko na alam yun. Ano? Ewan ko. Hindi ko na naabutan yun. Sabi ng Colliers, no, na-research natin, karamihan ng mga upcoming condos manggagaling from Fort Bonifacio. Okay? Ah. Tapos, yung iba pa na magpupuno doon would be from Alabang, okay, Ortigas, saka Makati CBT. Yung rents, medyo mas tataas on the second half. So, kung nagpaparenta kayo, or magre-renta kayo, expect the rents to go up by the second half of 2021. Pag mga ano naman, mga tawag ito, mga mid-income project, no, hindi yung mga tipong hindi masyadong mahal, hindi masyadong mura, yung mga mid-income lang, ang maraming ano yan, maraming nang gagaling sa Paranaque, Pasig, Alabang, Las Piñas area. Ayan. So, tingnan natin yung mga yun. Most especially, no, tingnan din natin mga ka-Arki, kasi yung Bay Area, okay, maganda rin yan na ano, maganda rin yan na pag-i-invest on areas for consideration pagdating sa mga real estate condo. Ortigas, tas mga kalapit air na Ortigas, saka C5. Ayan, nakikita din niya ng Colliers na ano, na mga tao na mga magandang pag-investan for condominium units. But of course, mm-hmm. sa mga ka-Arki natin na based in Cebu or based in Cebu is Labao, okay. Or Labao is okay. Or in the north, the same principle applies. No, tingnan natin, ano ba yung mga local infrastructure projects? Saan ba tinatayo yung mga daan, mga bridges dito sa area natin? And doon tayo magtingin ng mga real estate investment opportunities. We've discussed a lot already and we're able to get an idea on where to invest this 2021. Yes. So, kung meron sila mga specific questions, they can always join us sa mga live stream natin and ask us during our live stream. And of course, they can always send us an email sa admin@wealtharki.com. Especially kung gusto nilang magpa-customize ng kanilang investment plan, no? Kasi that's also a service that we offer. We give you investment advisory services, no? So, with that, siguro we can wrap up our video. Ayan. So, thank you. Mga ka-Arki, kung nagustuhan nyo itong video na to, then please give it a thumbs up and share it to your friends. Please remember to subscribe to our channel. And also, hit the notification bell para meron kayong notification kapag may bagong video.
Okay. Yes. Okay, sige. Maraming salamat ulit. Bye-bye. Alright, bye-bye.